So yan guys, pinag-experimentuhan na naman namin ulit yung motor ni JDB Moto House. So yan po yung may-ari ng motor. Yan. Napaka-pogi na po ng motor niya. Full set with alloy top box, 40 liters. Yan. Igop. Ito yung napakakulit na anak ni JDB Moto House. Nan, nagwawala na po. Pang! So yan, gagrinder natin yan. So, dito natin yung sasalpak. So papalitan natin to. Yun yung sasalpak natin yung stock. Igay gagrinder muna natin, gagayahin natin yung nasa picture na nakita namin, yung stock tinabasan. Pogi kasi, para pogi rin yung motor natin. So guys, ito munang tatabasin natin. Yan, para may option para tayo. Para may option tayo kung bakit to, ito gagawin natin. Ayun, all good. So yun daw, tatabasin na natin yan. Ready boy! Betty boy! Ano? Ah, ano? 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 Sabi mo, wasap-wasap, mga brad, mga tol. Sabi mo, bilis na! Nakakuha ka ng magandang idea dyan. Nakakuha ka ng magandang idea dyan, boy. Ay, parang angas niya na. Parang mas lalo mong pinaganda yan ah. Okay ba? Oo, yan, oo, yan. Ano, nag-memelt to? Oo, nag-memelt talaga yan kasi sa init. Tumatalsik din. So yun guys, tapos na tabasan ni Green Mamba yung
stock na rare Fender. So yan na yung kinalabasan. Yan, kayo na lang umusga kung pangit ba o all goods ba sa mata nyo. DIY. Yan. So bali yung nakita talaga namin sa Facebook is hanggang dito lang siya. Yan, kung nakita nyo may guhit na yan, hanggang dito lang talaga yan yung nakita namin sa Facebook. So bali na-restore namin o may naisip si Green Mamba kasi sayang yung reflectorized na eto guys na ilaw sa likod. Sayang kasi pag tinanggal or pinutol. So yung ginawa namin, imbes na ito yung tabasin, yung may guhit na pentel pen na yan, yan yung ginawa namin. Yan. So yan, konting ano na lang to, liha. Then try natin kung meron pang pintura doon, pipinturahan natin siya para lalong magmukhang bago. Meron ba? Sino? Yan, medyo madumi, so lilinisan natin mamaya yan. So babaklasin muna namin yung nakakabit na kabitan ng plate number, then para makabit namin yung rear fender. So babaklasin namin yung upuan para makabit namin yun sa ilalim. So abang-abang na lang sa pagkabit. Peace! So yan guys, sabaklasan natin ng tuluyan yung U-box. So yan, sobrang dumi. Kulang sa linis. Kaya siguro tumitigas yung pindutan dito sa seat sa upuan. Yan. Pag pinipindot kasi matigas na. Kaya dahil siguro din sa mga buhangin na i-stock, walang linis yun, sobrang dumi guys. So lilinisan natin yan bago natin ikabit ikabit ulit yung mga binaklas. Linis yun. Continue natin maglinis yung sinalaglag yung GoPro natin. So yun guys, nalinis na natin. So eto na yung itsura niya ulit na napakalinis na niya. Nawala na yung mga alikabok, mga na-stock na alikabok, mga tumigas na dumi. Bali brinas ko lahat yan. Pati makin na. So hintayin natin munang tumuyo, then kabit na natin yung DIY Tabas rear fender. So yun. Peace!
So yun guys, tapos na natin ikabit yung DIY rear fender ng Aerox 155. So ayan na siya. Papailawan natin yan para makita nyo ng lubusan. So ayan na guys. Medyo madilim lang kasi gabi na. Pero all good siyan. So ano natin sa malayuan? DIY Tabas rear fender. So yun. At syempre, huwag niyo kalimutan mag like, comment, share and subscribe. Peace.